It's time! Techno Tuesday! Last week, nagkaroon ng giant tech companies online gisahan. Antitrust virtual hearing kamo. Yung mga sinalang sa online gisahan ay sina Jeff Bezos, Sundar Pichai, Tim Cook, and Mark Zuckerberg. Dahil daw sa di umanong pambubuli sa mga maliliit na kumpanya. Ayon sa antitrust law, ito nga pala yung law na nagpo-promote ng competition para sa ikabe-benefit nating mga consumers. Sana all. Sa US lang yan. Ang nangyari kasi ay may mga anti-competitive moves na naganap tulad ng paggamit ng data para malaman kung ano o sino ang pinakamabentang product or seller. Then, pag nalaman nila na tumataas na masyado yung market share ng seller na to in that certain category, sisimula na din nilang magbenta ng ganong product while binablock or nai-restrict nila yung top seller makapagbenta ng walang dahilan, notice, or warning. Pero ang pinakalagisa dito ay syempre si Zuck. Alam mo kung bakit? Kasi noong 2012, alam ko 2012 yun eh, yung Facebook camera, ginawa nila yon, dinevelop nila para makipag-compete kay Instagram. Pero napansin nila, hindi nila makalaban talaga sa Instagram. So ang ginawa nila, binili nila. So easy peasy, na tayong kalaban. And ganun din yung nangyari kay WhatsApp. Pero prior to that hearing, lahat sila nauna na magbigay ng sentimento. Na hindi naman daw sila nagmamonopolize eh. In fact, pinapaganda pa nga daw nila yung ekonomiya eh. Meanwhile, hinihimok ang telecommunication companies na pangalanan ang mga opisyales na nangiipit ng cell site permits. Ito ay sa pangunguna ni Senadora Grace Poe. Parang alam ko kung sinong pinapatamaan niya ito. Itago natin sa acronym na NTC. Hindi daw kasi nagtatali yung data ng telcos na may kasalukuyang 34,000 cell sites. Ang sabi naman ng NTC, may 40,000 daw cell sites na nakatayo na. Poinks! Mali pala tayo ng sinisisi pagka naglalag eh. Uy, ayusin yan. Ang bagal ng upload. Ang hirap maging vlogger. For phone updates, di ba usually pagka September, dapat may makikita na tayong bagong iPhone. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, magkakaroon ng delay ng mga ilang weeks sa release date ni iPhone 12. Speaking of release date, wala pa ding release date ang Huawei Mate 40 Pro. Pero may natagpuan na leaked image ng screen protector daw ng flagship phone na to. At mukhang may waterfall display pa din siya. Ayon sa isang tichismoso from Weibo, yung waterfall design ng Mate 40 Pro ay mas malaki at mas curved compared sa Mate 30 Pro. Saka yung power button nito sa likod. Ayun na, tapos na. Come back again next Tuesday, every Tuesday, Techno Tuesday. And shoutout kay Jasin. Gusto mo yung mag-outro? Sabihin naman tayo. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG. Peace. Peace.